welcome back again to my world. So for today's video, kung nababasa niyo sa title, pag-uusapan natin kung paano natin labanan ang kalungkutan. Meron kasi akong friend na nag-request nito sa akin eh. Sabi niya, try ko daw i-content to kasi ngayong generation kasi, syempre madaming nadidepress, ganun. So sabi niya, i-content ko daw to baka sakaling, syempre kahit papano, kahit onti lang, makatulong din. Yun. So shout out sa iyo. Sana pagkatapos ng video na to, kahit papano naman mabawasan yung lungkot na nararamdaman mo kasi guys, been there than that. So yun, experience ko na din na every night hindi ako nakakatulog kasi nga nilalamon ako ng lungkot. Sobrang hirap labanan nung lungkot na yan kasi mauubos na at mauubos lang talaga yung luha mo, kakaiyak. Hindi pa din siya nawawala, ganun yun. I mean, pag umiiyak ka, nalalesen din naman yung lungkot or pain na nararamdaman mo, pero hindi pa rin siya totally na nawawala. So, yun, ang hirap ng labanan, guys. Ngayon, nalalabanan ko na siya. I mean, nahahandle ko na siya. Hindi na ako masyadong nagpapadala sa lungkot. Ganun. Bibigyan ko kayo ng payo. O, payo. Lychee, tagapayo, ganun. Base lang sa experience ko, kung ano yung ginawa ko, bakit di na ako masyadong naapektuhan or di na ako masyadong nadadala sa lungkot-lungkot na yan. Alam ko naman kasi na may kanya-kanyang rason tayo ba tayo nalulungkot. Minsan nga kahit walang rason nalulungkot tayo, diba? Yung tipong wala naman ka rason-rason pero parang ang lungkot ko, gusto ko lang umiyak, ganun. Ewan ko, hindi ko ma-explain kasi wala lang, hindi ko talaga alam. Meron din naman na family problem, ganun. Meron din naman na sa kaibigan. At parang common na yung sa love life, ganun. Sa mag-jowa, ganun. Siyempre, pag nag-aaway ko ng jowa mo, hindi ka makakatulog kasi nga may problema kayo. Pero yung iba, nakakatulog pa din. Ang kapal ng mukha. Charot. Yung lahat ng sasabihin ko, base lang to sa mga naranasan ko din. Base lang sa experience ko. Yun. Kasi guys, ako, sobrang yakin talaga ako. Ngayon, yung sasabihin ko is base lamang sa mga naranasan ko or yung mga ginawa ko. Paano ako dumating sa point na wala, ini-ignore ko na lang yung mga negative na nangyayari sa buhay ko. Yun. So, eto na. Pag may problema ka or pag nalulungkot ka, syempre kailangan meron kang mapagsasabihan para kahit paano naman, syempre malasan yung pain or sadness na nararamdaman mo. Ako kasi, yung ginagawa ko, pag nalulungkot ako, mapapasok ako sa CR. Minsan, sa kwarto namin. Kasi walang nakakarinig eh. Tsaka, yun, umiiyak ako nan. Tapos, isa lang yung ginagawa ko. Para hindi marinig yung iyak ko, yung hagulgul ko, para hindi siya marinig, nagpapamusic ako. Siyempre, yung pinapamusic ko, yung mga heels ko. Kasi, yun yung nagpapagaan. Sabi ko nga sa isa kong video, yun yung nagpapagaan ang nararamdaman ko. At siyempre, while nakikinig ako ng mga heels ko, while umiiyak, siyempre, kinakausap ko si Lord. Hindi nyo man siya marinig na nagsasalita, or hindi nyo man siya naririnig na nagbibigay ng advice. Pero guys, promise, sinasabi ko sa inyo, siya yung pinaka-the best na listener sa lahat. Pag lahat ng problema nyo, sinasabi nyo sa kanya, parang kahit hindi siya nagsasalita, parang nafe-feel nyo na nagbibigay siya ng advice, gano'n. Yun yung unang-una talaga. Kinakausap ko siya, yun, nakikinig ako sa mga Hillsong, gano'n. Pangalawa, pag nag-mighty ako, kasi syempre iyak ka. So syempre hindi ka okay. Ito yung nakakatawa guys, kasi magma-mighty ako niyan. Pag may day ko, alam mo talaga kung sino talaga yung totoo mong kaibigan. Kasi, pag nakita nila na, oops, parang di okay to ah. Yung ganon, namamaga yung mata, ganon. So, hindi okay to, may problema to. Yun, sila mismo, yung magchat-chat sa'yo na, uy, okay ka lang ba, ganon. At, yun, syempre, isa din yun sa magpapagaan ng damdamin mo. Kasi, may mapagsasabihan ka. Yung sa akin kasi, aside sa friend ko at kay Lord, meron pa akong pinagsasabihan ng mga problema ko. Yun yung kapatid ko ito. Yan, siya yung palaging kong kinakausap. Kasi kami lang din naman na magkasama sa bahay. Yun, aside sa kanya, nag-share din ako sa tita ko. Syempre sa family ko pag may problema ako, ganun. Pero pag problema ko yung pamilya ko, yung pag pamilya ko yung kaaway ko, syempre nag-share ako sa mga friend ko, ganun. Sila talaga yung mga taong nalalapitan ko. So yun guys, yung gagawin nyo, pag yun nga, nakaiyak na kayo, parang nabuhos nyo na lahat ng sakit or lahat ng lungkot, naiyak nyo na lahat, syempre huwag nyo kalimutan na kausapin si Lord kasi siya talaga yung mag-heal ng pain na nararamdaman mo at siya talaga yung makakatulong sa inyo. So yun,
At yun, yung mga kaibigan nyo, pwede kayo mag-share sa kanila at sa family nyo. Meron din kasing ano eh, friend na pag sinabi mo sa kanya yung problema mo, sasabihin niya na, yung arte na ito, yun na naman, iyak na naman, ganito, ganyan. So, imbis na nakakatulong kayo, nakakadagdag pa kayo ng sakit sa ulo, alam niyo yun. Meron kasing friend kasi na ganyan. So, yung masasabi ko sa kanila, imbis na negative yung sasabihin nyo, try to encourage your friend na, oy, okay lang yan, malalampasan mo din yan, lungkot lang yan, ikaw si ganito ka, kaya mo yan, ganyan. Ganun lang guys, wag nyong sabihan ng negative kasi, pag ganyan, mas nagli-lead siya sa depression. Marami kasing nade-depress ngayon ng mga teenager. Ngayon, generation kasi, parang ang sensitive na ng mga kabataan. So, onting, ano lang, ganun, nade-depress agad, ganun, nalulungkot agad, nasasaktan agad. So, yun guys, mag-ingat din tayo sa mga words na sinasabi natin. Yung pangalawa, try mong mag-isip ng mga happy moments, ganun. Kung ano yung nagpapalungkot sa'yo, huwag mong isipin yun. Try mong mag-isip ng mga, yung masayang nangyari sa buhay mo, try mong isipin yun. Kasi, nakakatulong din yun na, kahit papano, malimutan mo yung mga nagpapalungkot sa'yo. Try mong manood ng video ko, yun matatawa ka talaga. Pangatlo, paggabi talaga, yun talaga yung, grabe talaga yung at pag-atake ng lungkot. Kasi tahimik na yung buong paligid mo. Siyempre, mostly kasi pag nalulungkot ka, hindi ka nakakatulog. Kasi pag pikit ng mata mo, nag-overthink ka na agad. So, nagdadagdagan yung lungkot na nararamdaman mo. So, yung ikatlong dapat nyong gawin, kasi siyempre, wala na kayong mapagsasabihan. Kasi minsan tulog na yung mga kaibigan nyo, ganun. Try nyong aliwin yung self nyo. Like, maglaro kayo ng mobile games, huwag nyong ikulong yung sarili nyo sa kalungkutan kasi mahirap siyang kalaban eh. Ikaw versus yung lungkot is sobrang hirap talaga. Mahirap siyang i-handle kasi nasa tao din yan eh. Kung paano nyo i-handle yung lungkot, meron kasing kapag nalulungkot siya, nagli-lead sa depression. Meron naman na nalulungkot pero nakakaya niya. Ako kasi before, di ko din siya kayang labanan kasi sobrang hirap nga. Pero kasi, sabi ko nga, nasa tao yan. Kung paano nyo i-handle. So, na-realize ko din na kung magpapalamon ako sa lungkot, wala. Siyempre, matatalo ako. Pero pag nilabanan ko yung lungkot na yan, may possibility na kapag nalulungkot ulit ako, hindi na siya gaano kasakit. So, makakaya ko na siya. So, yun yung nangyari sa akin ngayon, guys. Hindi na ako nagpapa-apekto sa mga negative na nangyayari, ganun. Kung nakapanood kayo ng Trolls na movie, yun nga, sabi ni Princess Poppy, yung buhay natin, it's all about cupcakes and rainbows. Kahit gaano naka-negative or ka-toxic yung nangyayari, try nyo pa din maging positive, guys. Kasi yun yung buhay eh. Kapag di nyo sinabayan yung agos ng buhay, wala, malulunod kayo. Sana kahit papano, meron din kayong nalaman or natutunan or ano ba, sa mga sinabi ko. Yung lungkot is temporary lang yan. Pero, pag pinili mo maging malungkot, wala. Magiging malungkot ka talaga. Pero, pag pinili mo na maging masaya, yun, sasaya ka talaga. Sa mga nakaka-experience ng sobrang lungkot talaga, so, yung masasabi ko sa inyo, cheer up guys, kaya nyo yan. Lahat ng problema, lahat ng bagay, nalalampasan natin yan. Maging positive lang tayo sa life, despite sa mga nangyayari sa atin na negative at toxic na mga bagay-bagay, ganun. Kasi, tayo din naman magsasuffer kung ikukulong natin yung self natin sa lungkot. So, yun yung masasabi ko sa inyo. Try to think positive. Try nyong alawin yung sarili nyo. Chikahan kayo sa mga friends nyo kahit papano malilesen yung pain or sadness na nararamdaman nyo. Sana pagkatapos nyong panoorin yung video na to, makatulong sa inyo kahit papano na yun mapagaan yung pakiramdam nyo. So, panoorin nyo lang yung mga video ko. Tsak na ha-happy kayo. Hanggang dito na lang tayo. I hope you like this video. At kung nagustuhan nyo yung video na to, give this video a thumbs up. And i-share mo na din para kahit paano makakatulong din. So, yun. At kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe mo na yan para maging part ka din ng Peachies. And don't forget to click that notification bell para ma-notify ka sa susunod kong video. So, see you on my next vlog. Keep safe. God bless. Bye! Huwag kalimutan ngumiti. Nakakaganda at nakakagwapo yan. Bye!